guys, welcome back to my YouTube channel. This is me again, Nicole. And for today's video, as you can see sa aking title, I am flying to Canada. So, sobrang nagagalak po ang aking puso dahil finally po ay natupad na po ang aming isa sa mga pangarap na makarating sa bansang Canada. So, very thankful kay Lord. Ayan, for today's video ay i-share ko po sa inyo ang aming travel journey dahil sa ngayon po ay mahigpit pa rin po ang pagpasok po sa bansang Canada, especially po sa Ontario at sa agency po namin, sa employer namin na Cargill. Dahil po ang alam ko po sa ibang province po sa Canada ay hindi na po nire-require na mag-quarantine. So, in this video ay papakita ko po sa inyo kung ilang days po ang aming quarantine, kung saang hotel po kami nag-quarantine, at kung anong-ano pang idea, especially sa katulad ko na sa magsaysay na agency nang galing. So, para magkaroon din kayo ng ideas sa pag-travel nyo papunta dito sa Canada. Dahil alam ko marami pa po sila parating sa Canada. So, lima lang kaming magta-travel sa Canada. So, ayan, tara guys, samahan nyo po kami at ipapakita ko po sa inyo. So, before mag-check-in, ay bin-briefing muna kami sa office ng magsaysay. So, 9 a.m. nandun na kami and then nakapag-check-in kami sa hotel ng mga 4 p.m. So, 4 p.m. nandito na kami sa may Red Planet dito sa Mabini. And then, ayan yung mga luggage namin. So, hintay lang namin. And then, nandito na kami sa may front office nila. So, nag-fill up kami dyan, name and contact number. And then, binigyan kami ng key card for our room. So, ayan, nandito na kami sa rooms namin. So, ayan, nagka-problema lang sa door ko kasi hindi siya mabuksan agad. So, kailangan ng puwersa. Buti na lang nandyan pa sila. So, ipapakita ko sa inyo yung room. Ayan. Actually, nagamit ko na yung CR. Pero, ayan, ipapakita ko sa inyo. Maliit lang siya. Pero, malinis naman. May shampoo na dyan at sabon. And then, may shower. And then, may tissue na rin dyan. May towel na rin dyan. So, ayan yung mirror nila. And then, dito, meron ding mirror na malaki. Ayan. And then, yung TV. And meron din kaming t-shirt na binigay from Magsaysay para yan yung suotin namin sa pag-alis namin para din makita kami ng service namin agad. So, pare-pareho kami ng suot na may tatak na Magsaysay. And then, meron uling mirror dyan and then 2 bedrooms pero syempre ako lang mag-isa. And then, ito ang kanilang window. So, tignan natin yung labas. So, tadaan! Pader po ang aking view. Mga 6 or 7 p.m. binigyan na nila kami ng dinner. Meron din ako ditong baon na tea. So, ginamit ko tong tea for my hot water dahil wala silang pang-init ng tubig dito. So, kailangan yung iinumin mo kung gusto mo magkape ay manggagaling sa kanila. So, tara kain po! Then, 8:30 p.m. ay meron po kaming online briefing para i-briefing po kami sa mga gagawin po naming steps pagdating namin ng Canada. Woo! Mga 6 a.m. dumating na yung breakfast. Ayan, and then may bumati sa akin ng good morning, kaya binati ko rin ng good morning. 9 a.m. dumating yung magsaswab test. Dapat 7 a.m. pero yun nga, 9 a.m. siya dumating. Tapos, ang ginawa sa akin, kinuhanan ako sa bibig at saka sa ilong. Tapos, may binigay sa aming papel para fill upan namin. So, ayun, praying na sana negative kahit medyo sinipon ako kagabi dahil sa aircon. So, 11:30 a.m. dumating na agad yung lunch. Hindi pa ako nakaka-recover. Busog pa ako sa breakfast. Pero yun nga, ito yung aming menu. Rice, gulay, pakwan, chicken, tapos kaldereta ata ito. Tinimpla ko uli yung aking tea. 6 o'clock, dumating na agad yung dinner. Grabe, busog pa ako. So, ayan yung ulam. May sisig, may talong, may pork,
then banana, and of course my tea. So dumating na po ang aming swab test result. In-email siya sa amin ni Sir Ken, and congratulations sa aming lima, at lahat po kami ay negative. So yay, tuloy na po ang aming alis bukas ng umaga. So ayan, day 3, ayan, breakfast na, and it's our flight day. So nag-pack up na ako ng aking mga gamit para makapag-check out na later. So ayan, good to go na, pack up na ang lola mo at nagpakit pa. Ready na kami for check out. So ayan, dumating na rin yung van namin na maghahatid sa amin sa airport. So kumuha kami agad ng cart para malagay yung gamit namin. Then pumasok na kami dito sa entrance. And then may another entrance uli dyan, at doon chinek yung aming mga luggages and everything. After nyan ay magche-check in na kami ng luggage. Kaso as you can see, close pa po ang Toronto. So pumunta muna kami dito sa weighing station. Chinek namin yung aming mga gamit. Kailangan hindi lalagpas ng 23 or 25 kilo ang check-in luggage. And then pumunta kami dito sa money changer para mapalitan ang aming mga peso. And then close pa rin, kaya kumain muna kami ng aming lunch from hotel. And then ayan, nag-open na sila, so pumila na kami dito para i-check-in ang aming luggage, counter 53 to 64. And then, after nyan, ay pumunta na kami sa immigration. So, luckily po, ay lahat po kami ay nakapasa sa immigration. So, dito nag-check na kami ng mga luggage uli. Very mahigpit talaga sila sa mga luggage, yung mga dala. From there, pumunta na kami sa aming gate, boarding gate. And then, chinek uli yung gamit. So, nag-wait kami dito ng medyo matagal kasi wala pa yung plane. So, medyo delay ang aming pag-alis. Ayan na, papasok na kami sa loob. So, ready na yung boarding pass. 38 po. Thank you. So, ayan, nandito na kami sa loob. So, oo nga pala, via Philippine Airlines ang aming flight. So, ayan, meron screen, tablet, earphones, and kumot. So, pwede mag-music and mag-watch ng movies. So, ready na to go. So, ayan, 15 hours ang aming flight. Manila to Toronto, non-stop po ito. So, matagal-tagal po ang aming biyahe. Pagbaba na pagbaba, dumiretso kami dito. Kinuha yung aming passport. So, in-scan namin dyan. And then, pinicturean kami. So, isa-isa kami dyan. Then, after that, ay pumunta na kami dito sa section na ito. Kung saan, dun po kami bibigyan ng aming work permit. Then, after getting the work permit, yan, kukunin na namin yung aming mga luggage. At hihintay na namin ang aming driver sa labas ng airport. Then, hinatid na kami ng aming driver sa Days Inn Hotel. So, ayan ang aming room. And then, meron silang in-issue na laptop, headset, mouse, and everything para sa aming online orientation. And, nandyan na rin ang aming ID, paperwork,
At saka may mga ibang papers dyan na kailangan pirmahan. So, dyan namin ginawa lahat. And nagstay kami dyan for only one day. And then, nagbreakfast naman kami dito sa kanilang breakfast area. So, free yan. And then, ito ang kanilang view. May mga nakita kaming squirrels and everything na nakakatuwa for the first time. And then, nag-Walmart kami and namili kami ng food namin good for 1 week. And, oh, before pala kami nag-Walmart, pumunta kami sa bangko and then sa health insurance na gagamitin namin sa work. So, lahat yan ay ginawa namin for 1 day only.